ito yung example natin, yung pinakamadaling example ng definite integrals. So, nasabi na natin yung meaning ng definite integrals, pero yung part ng definite integral sinama natin. So, yung katabi ng integral symbol is yung limits of integration, yung B at saka yung A. Yung B is yung upper limit, yung A is yung lower limit. Yung f of x is the integrand, and then yung d of x is variables of integration. So, yun yung part nung ano, nung definite integrals. Kasi, ang tawag pala dun sa plus c, yung may c sa bawat answer, ang tawag dun is indefinite integrals kasi may constant. May arbitrary constant. Pero pag definite integrals, wala. Whole number ang sagot mo. Kasi alam yung specific, yun yung specific region sa curve given by a number. So, yan ito rin palang definite integrals na to is the second fundamental theory of calculus o yung FTC na tinatawag. So, yung f of x, dx na integral, pag in-integrate mo siya, is just merely f the function of b minus f the function of a. So yung x, papalitan mo lang siya ng b kung ano yung given, and then yun lang, ima-minus mo lang yun para makuha mo yung sagot. I mean, usual math operations para makuha mo yung sagot. Kung fraction, mag-a-add ka, magma-minus ka, yung ganyan. Kapag decimal, decimal. So, yun. Usual math. Pero ang kinuha natin dito, yung simple lang muna. Hindi naman tayo napakatalino para agad-agad na. Yung pinakamadali lang muna. At least may nasimulan. So, an example of definite integrals. Bago tayo mag-charge ng cellphone. So, yun lang po.